Magandang balita ito para sa Giles Pilipinas, kaibigan. Nag-atrasa na po ang mga NBA players ng Dominican Republic. At yung makakalaban na tune-up ng Giles Pilipinas na Montenegro, eto mga kaibigan, sumabay sa team ni Luka Doncic kahapon. At syempre, pag-uusapan din natin dito si Kai Soto at ang kanyang bagong sapato. Siya lang po pala ang meron ito sa Pilipinas. Simulan natin dito mga kaibigan, si Kai Soto, magandang balita ito, nakapag-ensayo na sa ating national team. Ang good thing pati dito ay buo na ang ating national team na Giles Pilipinas sa ensayo kagabi. Ito ang base po sa post ng spin.ph at ni Coach Shot Reyes. Maraming salamat po. At least nagka-idea tayo mga kaibigan na talagang okay na magkakasama na yung ng buo ang ating national team. So ilang linggo na lang, dalawang linggo na lang, sana talaga maging maayos ang lahat para pagpasok dito sa FIBA World Cup. Kasi hindi po talaga biro ang dadaanan ng team natin dito pa lang sa mga tune-up. Ipapaliwanag ko yan mamaya. Pero dito muna tayo, nakikita natin na suot dito ni Kai ang kulay green na sapatos. Basically, ito po ay mula na naman sa Puma. Kaibigan, ito pong sapatos na to ay nagangalang Puma MB03 La France. Ito po ang pinakabagong sapatos ni LaMelo Ball. Mga kaibigan, si Kai Soto pa lang ang meron po nito dahil ang expected release pa po talaga nito sa market ay ngayon pa lamang pong September. At kung itatanong niyo sa akin kung magkano ito, kaibigan, may presyo talaga. Almost 10,000 pesos. Ngayon mga kaibigan, para may idea po tayo sa makakalaban ng Gilas sa tune-up game sa August 20, eto nga yun sa Montenegro. Kaibigan, napalaban po sila kahapon sa Slovenia, dito nga sa isang tune-up game o preparation nila para dito sa World Cup. Kaibigan, nanalo po dito mga kaibigan ang team ni Luka Doncic dahil kumamada talaga ito. 34 points, 14 assists, 13 rebounds. Grabe talaga, triple-double kahit FIBA rules mga kaibigan. Nakatapat niya rito si Nikola Vucevic mga kaibigan sa bansang Montenegro na inala 3 out of 12 yung shooting pero grabe ang rebound, 14 rebounds and 6 assists. Eto mga kaibigan, masasabi ko rito, maganda makalaban talaga to ng Gilas sa tune-up games kasi malakas talaga to. Kita natin, sumabay talaga sila dito sa East Slovenia. Talaga lang grabe talaga etong si Luka Doncic. Ilang segundo na lang mga kaibigan, all 97, boom! Alam mga kaibigan, ibang klase po talaga ang Luka Doncic kahit pa FIBA rules ito at hindi NBA rule. So ito mga kaibigan, magandang tapatan to sa Gilas kasi malalaki rin talaga ang bansang Montenegro at kita naman natin na malakas din talaga. Ngayon mga kaibigan, ito naman po ang update natin sa pinakaunang game ng Gilas dito sa FIBA World Cup. Ang Dominican Republic, medyo magandang balita ito para sa ating national team. Kasi nag-atrasa na po at tinanggal na sa player pool ng Dominican Republic ang tatlong NBA players po nila. Si Al Horford mga kaibigan ng Boston Celtics, hindi na po makakapaglaro. Out na ito. Chris Duarte na huli naglaro sa Pacers, out na din po ito, nagpaalam na yan. Mga kaibigan, ito si Justin Minaya, nagbigay na rin po siya ng kanyang statement na hindi siya makakapaglaro dito. So ito mga kaibigan na makakalaro na NBA player sa Dominican Republic, Karl Anthony Towns ng Minnesota Timberwolves, Lester Quinones ng Golden State Warriors, at eto mga may background po ng NBA G League, at the same time may naglalaro pa rin ngayon sa NBA G League. So ito mga kaibigan, para sa akin magandang balita pa rin po ito na tatlong NBA player ang hindi makakalaro sa Dominican Republic. Kasi mga kaibigan, isipin nyo kung makakalaro yung mga yan, sina Al Horford, edi malamang talaga tambak tayo dyan mga kaibigan, makatotohanan lang tayo mga kaibigan. Pero kung maalis ang tatlong NBA player na ito, ay sigurado mas makakalapit tayo ng konti, makakadikit tayo o mas maliit yung magiging abante sa atin. Para sa akin mga kaibigan, makadikit lang tayo dito sa Dominican Republic ay feeling ko nanalo na po tayo. Yun ang opinion ko. Ano opinion mo kaibigan? Basta ako, excited na ako mga kaibigan. Buti nag-ensayo na si Kai. Sana magtuloy-tuloy. Makakalaban niya si Nikola Vucevic at eto si Karl Anthony Towns na top centers dito sa NBA. Kaya talaga, hinihiling ko ang inyong suporta sa ating Gilas Pilipinas, especially sa ating pambato na si Kai Soto.